what's up mga kamaster? Magandang araw na naman sa inyong lahat at panibagong vlog at panibagong content na naman tayo ngayon mga kamaster. Dahil ngayong araw na to ay ang gawin natin ngayong araw na to ay ipapakita ko sa inyo ang aking bahay at yung malalaman nyo kung ano ang buhay ko. Yun mga kamaster. So magsisimula tayo ngayon dito sa aking bahay. Ipakikita ko sa inyo yung bahay, kung ano ang meron, kung ano yung wala. Alright. Kaya mga kamaster, let's go! Alright mga kamaster, yan. At sa totoo lang, ito lang po yung bahay ko, no? No? May nakasampay pa sa bintana mga kamaster! Yan, dito yung mga likuran ng bahay. At yan ang buo. Yan, tingnan nyo. So dito ako nakatira mga kamaster, so pasensya na po, medyo po hindi pa natapos. Kaya medyo meron pang malaki pang gastusin mga kamaster at yan. Kasi po mga kamaster, itong bahay na to hindi po maayos-ayos kasi ang lupa ay hindi po sa akin mga kamaster. Itong bahay at itong paligid na to, lahat na nakapaligid dito, hindi po to sa aking lupa. Kaya yung bahay na to, bahay namin, nakatirik lang po ito sa hindi aming lupa. Kung gagamitin na sa may-ari, ibalik din namin yan sa may-ari. Kaya hanggat kung hindi pa nila ginagamit, yun, hiniram mo muna namin. So pasalamat din kami sa may-ari kasi hindi kami pinagrinta sa lupa. So ang ginawa lang namin para hindi kami makarinta, yun, nagbabantay ako ng mga ito mga puno ng niyog, ito yung binabantayan ko para hindi naman kami makarinta sa kanyang lupa, no? Para walang bayad. At saka nag-alaga ako ng kanyang baka. So ang baka andun sa likuran, andun mo yan. Andun. Yung baka. So i-zoom natin. Yan, sa kanya yung baka sa may-ari ng lupa dito. Kaya yan mga kamaster. So ipapakita ko sa inyo ang loob ng aking mansion. Alright, so yan, andito na tayo sa loob. So yan ang kusina namin. So may hindi pa nahugas ang plato, so pasensya na. At ito hindi pa sira-sira po talaga. At ito, so hindi pa natin napaayos kasi kapos po talaga sa budget. At dito lang kami natutulog ng aking misis, yung mga dalawa kong anak. Yan, dyan kami natutulog maggabi. Alright, balik tayo sa labas. At yan po mga kamaster, pasensya na po sa mga supporters natin kung gusto ko sanang gawin. Pero yung sa mga ibang mga vlogger, kaya nila. Pero sa akin ngayon mga kamaster ay medyo mahirap pa po sa akin. Ayusin muna natin camera para makita nyo ang pag-explain ko, no? So, right. mga kamaster? So, yung sinasabi ng mga supporters natin, yung salamat sa inyo sa mga pag-support sa aking channel at napadali ang pag-monetize ko. Salamat talaga sa pag-support sa channel ni Kamaster. So, yan lang po ang masasabi ko. Salamat po talaga sa inyo. Pero yung mga advice na yung pagmamonetize na ay dapat tatlong beses or apat mag-upload sa isang araw, iyon ang sinasabi kong mahirap talagang gawin ko sa ngayon. Kasi dito po sa bahay kasi wala po akong kuryente, so mahirap. At makikipag-charge na lang ako sa sa bahay ni Naalas ni Perez doon sa bayan. So malayo po kasi sa bayan dito sa amin mga kamaster. Nakikipag-charge ako doon sa kay Alas ni Perez. So salamat niya pala sa kay Alas ni Perez. So araw-araw akong nag-charge sa kanya. So wala man yung bayad, hindi niya man ako pinabayad, di ba? So salamat po talaga kay Alas ni Perez sa pagpa-charge at saka yung sa wifi. So kahit naghulog ako sa wifi, no, so sa yung piso wifi yun, kahit naghulog man ako noon,
malaking tulong pa rin yun sa akin. Kasi po, pag load ang gagamitin ko, pag-upload ako ng isang oras kung load, kahit 100 siguro, ikulang. Makakapusin pa yung 100, mauubos yung imbi sa load. Kaya, buti na lang ay si Alas ni Pires ay meron siyang ano, piso wifi, mga kamaster. Kaya, doon na lang ako naghuhulog. So, sa isang upload, makagasto na lang 15 pesos. So, nakatipid ako. At sa kayong pag-charge, hindi man lang ako pinapababayad ni ano, pabayad ni Alas ni Perez. So thank you talaga kay Alas ni Perez. Saka dito kasi mga kamaster, ang bahay ko eh wala pong kuryente. Kung makikita ninyo, itong bahay na to ay malayo po sa mga ano, kapitbahay, malayo yung ano, kapitbahay namin andun. So wala pong kuryente si kapatid po ng aking biyanan. So mahirap po talaga dito. Dahil nandito lang po ako sa pamilya ng aking asawa at sa lugar ng aking asawa. Sa amin, sa lugar doon sa amin, sa Negros, doon meron pong kuryente. Pero iba na po ngayon eh. Meron akong pamilya kaya may sariling ano na po ako. Tinataguyod ko po sila para hindi naman masabi ng mga pamilya ng asawa ko na pinapababayaan ko yung mga pamilya ko. Kaya yun mga kamaster. Ano po, nilabanan ko talaga ang pagiging ama ko kaya. Thank you sa lahat ng sumuporta sa aking channel at napadali ang aking pag-monetize. Kaya yun mga kamaster, no? So nalaman na ninyo kung bakit hindi ako makapag-upload kaagad-agad ng ano, paminsan. Isang araw hindi nga ako nakapag-upload. So hayaan nyo, pero magsisikap pa rin ako na kahit sa isang araw, pangalawang upload o hindi. Hindi naman siguro yun ano talaga, no? Pero yung sinasabi nyong tatlo or apat na upload sa isang araw, so sa ngayon eh masasabi ko pang mukhang hindi ko pa talaga kaya. Pero sisikapin ko kung hanggang saan talaga ang ma-upload ko. So yan. So yan mga kamaster, nalaman na rin ninyo kung anong dahilan lahat kung bakit hindi ako nakapag-upload. So ngayon, ang gawin natin ngayon ay pupunta na naman tayo sa bahay ni na Alas ni Perez, no? Kasi pagkatapos nito, eh mag-upload na ako. Right, para makikita na ninyo lahat. So, yan, nakita ninyo yung bahay. So, yan, ang bahay ko ay, sa totoo lang, ang bahay ko ngayon ay, wala pa pong pintuan, di ba? Nakita nyo, kurtina lang po ang nakalagay. Yan, at saka mga bintana, wala pa po, kurtina pa po talaga lahat yan, hindi pa natapos. Pero at least, nakakatulog naman kami ng mahimbing. Yan, nang kasama ng mga pamilya ko. So, babalikan ko na lang yung mga sinampay na mga damit. Kaya yun. So, isa lang po masasabi ko mga kamaster. Salamat po talaga sa inyo, sa mga supporters. Lalo-lalo na sa mga yung tumitingin talaga ng buo yung video, yung hindi ako ini-skip. Yun. Salamat po talaga sa mga supporters sa Sword Family. At saka salamat kay Idol Japper, Sniper, Sinakabungot, lahat-lahat na mga family sa Sword Family. Sa mga Sword supporters. So thank you po talaga sa inyo. Sa ngayon mga kamaster, so tapos na po tayo sa bahay ko. So alam na ninyo kung saan ako nakatira. So kung ano ang nasa bahay, no? So yun nga, wala pa pong kuryente. So, pero kahit mga kamaster, kahit malapit lang po siguro ang kuryente dito, hindi pa rin ako makapagpakabit kasi ang mga lupa dito mga kamaster, bawal po siyang lagyan ng mga ano, service drop wire. Yun po mga kamaster. Kasi ang lupang ito sa amo ko. Tapos yung sa kabila naman, area, iba rin yung may-ari doon hanggang papunta doon sa highway. So mga ilang tao pa ang ano, mga may-ari, mga aabot pa ng 10 tao ang dapat mong kausapin na pwede bang lagyan ng puste para sa service drop wire. Pero yun nga, nung nakaraan ano po mga kamaster, sinubukan nyo na yun. So sabi nila gagastos lang naman daw ako ng ano, 15,000. Pero yun nga, nung nakaipon-ipon ako ng malaki, so nakapagtrabaho ako noon, meron akong naipon na 17,000.
So, tinanong ko sa mga may-ari kung pwede bang kahit lagyan lang ng dito lang sa mga gilid-gilid ng kanilang lupa, lagyan ng service dropper para naman magkailaw yung bahay ko. Pero, yun nga, sa kasamaang palad, hindi pumayag yung may-ari. Kaya, mahirap po talaga. So, wala pong ilaw. So, ang gamit namin dito ngayon mga kamaster ay, lang po, yung tinatawag na solar. Pero, nasira na rin kaya nagtitiis na lang kami sa kandila. So, kagaya ngayon wala pang permanent na trabaho kasi yung trabaho ko pa extra-extra na lang muna sa construction. Kaya mahirap po talaga. Napaka-crisis po talaga ngayong panahon na to. Oh, buti na lang yung sa tubig wala kaming problema. Sa pang-inom, nagbibili na lang kami hindi binibili. Pumunta kami doon sa bayan na mayroon namang free na tubig, no? Binibigay ng barangay hall. So sa puso, yung matanda na talagang puso. Pero yung pang paralaba, inandito. Dito lang kami kumukuha ng panlaba sa mga damit. Yan. Sa balon na to. Yan. So yan mga master. So ngayon, tapos na tayo dito. Ipapakita ko na naman sa inyo mga kamaster ang kung gaano kalayo ang mula dito sa bahay papuntang bayan. So hindi ko to i-cut ang video na to. So para makita nyo talaga kung gaano kalayo. Kaya let's go. Alright, yan mga kamaster, at andito po tayo sa bahay. So yan. Magsisimula na po tayo maglakad. So kasi dito papunta sa bahay, hindi po talaga pwedeng dalhin ang motor kasi wala pong permanent na kalsada kasi yung may-ari ng lupa bawal po bawal lagyan ng daanan ng kanilang mga kalupaan kaya temporary lang po ito mga daanan namin kung saan-saan lang kami nagdadaan dito papunta doon sa bayan. So ang dapat kasi dito sa mga lupang ito, ang sabi nila, so sumusunod lang kami sa kanila, tao lang daw ang pwedeng dumaan, hindi pwede daw papasukin ng motor, kaya yan, lakad lang po talaga. Yan mga kamaster, makikita ninyo. So inaan lang natin ang pag-ikot para hindi naman masyadong masakit sa mata. Right. Yan. At ang bandang yan, yung binabantayan kong niyog. So salamat, at kundi dahil sa niyog na yan siguro magbabayad pa ako ng renta sa lupa. Alright. So yan mga kamaster, magsisimula na po tayong maglakad. Yan, at kasama ko po yung aso ko. Yan. So, hindi ko ika-cut yung video para makita nyo talaga kung gaano kalayo kung saan ako dadaan. So dadaanan pa natin ang bahay ni Mercy Perez bago tayo makarating sa bahay ni Alas de Perez, no? Yan. Right at
dito. Kapitbahay namin, may bahay din dyan. So yan, mga kumaster, makikita nyo kung gaano talaga kalayo. Pero hindi naman masyadong malayo, mga isang kilometro mahigit ba kaya? O yan, ay isang kilometro ba? Pero para sa tingin ko, sobra. Pero yung iba sabi nila, 1 kilometer lang daw. Ayan. So, pupunta din tayo doon kung para ano, malaman natin kung ano nang kaganapan doon sa bahay ni na Kabugoy. Yun. At Alas ni Perez. Kasi yun mga kumaster, si Kabugoy at saka si Alas ni Perez ay magkapatid. Pati si Ka-Shortage, yung si Uncle Dodong. Pasensya na po kung medyo kurap-kurap yung camera. Kasi yung cellphone nasa kamay lang. Kahit anong timing eh, kurap talaga. So yan, malapit na po tayo sa bahay ni Mercy Perez. So yan mga kamaster. Bago tayo makakarating doon, kailangan muna nating maglakad. Right, at yan, ito yung bahay ni na Mercy Perez. At yan, nandito na tayo sa bahay ni Mercy Perez. Yan. So dito banda, mga bahay na yan, yung mga dikit-dikit na. Pero pag dito tayo dadaan, masyadong malayo mga kamaster, kaya dito tayo sa kabila dadaan para shortcut. Meron namang ano, daanan doon na ginawang road right, pero naputol din. Pero malayo na yun pag doon tayo dadaan sa kalsada. At putol din yung kalsada na yun. Hanggang doon lang. Malayo pa rin. So iikot pa tayo doon eh. Napakalayo, iikot ka pa doon sa dulong yon papunta doon. Kaya pag hindi ako nagmumotor, dahil wala naman akong motor, pero ngayon meron na, pero sira na naman kasi Rosie lang yung motor ko. Nabili ko lang yun ng ano, bininta lang sa akin ng 3,000. Hindi ko naman akalain na ang dami palang sira. So maayos mo tapos magagamit mo, mabiyahe mo lang ng kahit ilang kilometro, yun, sira na naman. Kaya in-standby ko muna, hindi ko na muna ipinaayos. Malaki ng gasto. Tapos mga sisira din kaagad. Wala pang trabahong maayos ngayon. And alright mga kamaster, so malapit-lapit na tayo. O diba, malayo nyo kung gaano talaga kalayo. Kung diba napansin nyo, walang permanente na daanan. So ano lang, yung sa tao lang talaga na pwedeng dumaan. Dito din yung dumaan si na Idol Japper, yung sa dati, yung sa content na Idol Japper na nangunguha kami ng ano, yung tinatawag namin na palwa ng niyog. Oh, dito yon. Ang yun ang punong yun, yung kinuna namin ni Idol Japper. Nasa continue ni Idol Japper. Ako pa ngayong nagpasan-pasa ng palwa ng niyog para gawing panggatong. Alright, malapit na tayo. So, di ba? Kung nakita nyo, mahigit sa 10 minuto ang nilakad natin punta dito. Hindi ko alam kung ilang minuto na to ang video natin, pero makikita yan mamaya pag magdugtong-dugtong na mga video natin. Malalaman din yan kung ilang minuto tayo nag ano, lakad papunta dito sa kay Alas ni Perez. Right, at malapit na tayo.
At dito na yung landahan. Right, andito si Angkola ito. Imuha ng kahoy ang kulito? Well, imuha din eh? Ya. Napin ko sa vlogger eh. Si Angkol Isos. Oh. Alright. Kapitbahay namin. Yan, mga barkada si Angkol Ito. At saka si Kamaoy. Alright. So, diretso muna ako. Bye bye. Puntahan natin sila kung anong ginagawa. So yan, mga kamaster, medyo malayo, di ba? At ito ang shortcut kasi hindi po tayo nakarating sa entrance ng bahay ni Arlas ni Pires. Nasa likuran po tayo. Alright, anak ng kulito si CJ. Yan. Talagang shortcut, mga kamaster, kasi dito tayo sa likuran ng bahay nakarating. Kung sa highway tayo, malayo. Right, tingnan natin yung sinong nandito. Wew, alright! Nandito na sila! Nandito na rin ako! Wew! Alright, magandang araw sa inyong lahat. Oh, yan. Di ba? Ang daling mag-content. Idol Torn James! Yun! Si Sir Kaagapay. Alright. Magandang araw. Alright, Kasangge. Alright, mga kondel. Si Katatay. Right, kasi master. Wait. At saka si Kabugoy. Panag sa video nakita mo na ko. At walang iba kundi si Ka Shortage. Right, dito sila ang lahat. All right. Alright mga kamaster, yun lang. Hanggang dito na lang po siguro tayo. At yan, nang kung makikita nyo, andito na naman silang lahat. Yan. Yan, kung diba, kumplito na naman kami. Phew! Yan, tingnan nyo si Idol Torn James. Si Alas ni Paris. Nandito sa gilid natin si Kabugoy at saka si Katatay. So yan po mga kamaster. So, magpaalam na ko. At yan. So, abangan nyo na lang sa mga susunod na ma-upload natin sa ating mga content. Kaya, yun lang po yung kanina. Yung mga sinasabi ko, yun. At, magpapaalam po hanggang dito lang po tayo. Bye-bye. So, salamat sa inyong lahat. Bye-bye. I love you. Thank you po.